Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa binabalak, pinaplano at gagawin nitong si King Cobra at nitong si Mother Frog. Ayoko na pong ibulgar yung kanilang buong pangalan ano, dahil alam naman natin yung mga codenames na ito kung sinong pinatutungkulan. Okay? Kung saan, ito nga po, sila mismo ang magbabalandra dito kay Maine Mendoza. No, dito po sa sinasabi nilang itropong si Maine Mendoza di umano ay papunta ng Hong Kong. Ulitin ko, di umano. Okay? Dahil ang dami pong nangyari bago po mangyari ang kanilang plano nitong Hong Kong na ito. Una ay naigas po. Naigas nitong si Mother Frog at saka nitong si King Cobra, no? Itong kapatid ni Panot sa kanilang show sa kabilang network. Then after that, anong pong nangyari? Ayun na nga, ang nangyari ay yung nangyari naman po sa Itbulaga kahapon kung saan ito nga pong si Alan Kay ay pinagduldulan pa. Diba? Alang-alang sa permit na makakuha po sa permit ng business permit sa kanilang negosyo dito sa QC kailangan gamitin pa ang isang Maine Mendoza ng talagang live. Nakita tuloy ng live ang naging reaction ni Maine Mendoza. Diba? At syempre, hindi rin po mawawala sa ating mga pag-uusapan ang nangyayaring insidente dito po sa Itbulaga kung saan ito nga pong si Jenny F. Kilala niyo naman po kung sino si Jenny F. Ayoko na rin pong i-full name pa. Okay? Kung saan tumanggi po si Kuya Ryan Agoncillo at saka po si Maine Mendoza na magpa-picture po sa kanila after ng incident ang ginawa nitong si Alan Kay. At syempre, meron pa rin po tayong mga dapat malaman na updates patungkol naman po kay Alden Richards sa araw na ito. Lahat yan pag-uusapan natin, ano? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang basahin ko ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento. Nito pong si Miss Caroline Zita. Sabi niya rito, good AM po Pinas Showbiz News ngayon. Happy Sunday po. Salamat po sa update kina Maine at kay Alden. Ano? Tama po kayo dyan sa sinasabi po ninyo about Alan Kay at sinabi niya about kasal. Ano? May kinalaman na naman pala sa business niya. No? Kaya sinama niya si Maine sa kasal issue imbes na si Maha lang. Dahil sa kabaro niya si Congresswoman na ay man ba? O sige, Congresswoman na lang po, no? Okay na po yun. At matagal na di umano niyang crush, no? Oops, sorry, si Enchong D ang may-ari ng puso ni Panot. Diba? Sir Pinas, tanong ko lang po, kilala po ba ninyo si Myrna Baluyot? Sabi po kasi niya, nagkaroon daw po ng argument o tampuhan si Maine at Alden. At ano po masasabi ninyo, no, ano po masasabi ninyo na nililink na naman po niya si Sanya Lopez kay Alden at pinapakalat na si Sanya ang kasama sa Japan hanggang sa pag-uwi ni Alden. Salamat po. To be honest with you, Miss Caroline Zita, ito pong Myrna Baluyot na ito, hindi po namin fina-follow. Naisa po sa aming team ay hindi namin fina-follow, ano? Pero naririnig ko po siya sa iba't ibang comments ng mga subscribers natin. Ano? And as per the information that we could get with that creature, ano, hindi ko alam kung sino yan, yung si Ms. Myrna Baluyot, ano, against po siya kay Maine Mendoza at kay Alden Richards, and the fact na ayaw niya kay Maine at kay Alden Richards, wala po kaming panahon sa kanya. Ganun lang po kasimple. And thank you so much po sa inyong pang-real talk, ano? Dito po kay Panot. At para naman po sa ikalawa nating komento ay mula naman po kay Nanay Melly Maningas. Ang sabi niya rito, good morning Mr. Pinas. Salamat sa update kina Alden at kay Maine. Yang si Alan Kay siguro nabayaran din yan ng mga ulupong. Kaya wala na akong tiwala dyan. Kampiyan kay VS. Kaya sana umalis na lang si Maine dyan sa Itbulaga. Kasi nga, mga nakapaligid sa kanya, panay ng mga ahas. At binabastos na siya ng mga kasama niya. Buti na lang, nandyan pa si Ryan at Wally. No, yan na lang ang mapagkakatiwalaan niya. Kasi si Paolo parang nag-iba na din. Eh, no? Laging nakadikit sa kanya si Mahan Salvador.
Kaya sana umulis na si Maine sa Itbulaga. Thanks Mr. Pinas and God bless. Hanggat nandyan po si Kuya Wally, hanggat nandyan po si Kuya Jose, at nandyan po si Kuya Ryan, eh nagiging panatag po ako kapag magkakasama po sila ng Lamain. Pero pag si Maine Mendoza lang po nandyan at wala po yung kanya mga kakampi, eh hindi rin po ako mapakali tulad din po ninyo Nanay Mary Maningas, ano? At with regards to Alan Kay, hindi bukod po sa nabayaran siya sa campaign, okay, nakita niyo naman ano, biglang baligtad siya at talagang ikinampanya niya si Panotto, ano? Bukod nga po dyan, nakasalalay din po ang pagpanigin nitong si Alan Kay sa Sarasuela with regards kay Maine Mendoza at kay Panot. Dahil ito na yung second chance niya na, na mabawi po niya ang kanyang negosyo. Alam naman natin na nalugi po siya, na bankrupt po ang kanyang negosyo, ano, at ngayon ay bumabangon po siya. At sa pagbangon nga pong ito, kapit sa patalim. Diba? Para po mabigyan ng business permit, kinakailangan palakasin ng Sarasuela sa pamamagitan po nitong congressman kung saan nakatayo ang kanyang mga businesses. Ganun kasimple. Diba? At hindi natin masisisi dahil yun talaga nagagawa ng pera. Diba? Kaya nga, naging sa akin lang, ano, naging practical lang itong si Alan Kay. At bahala siya sa buhay niya kung yan yung kanyang desisyon. Diba? Sabi naman ni Red Ant at 025, sabi niya rito, di na ako nanonood din Daddy's Girl simula nung nag-guest si Panotto, ano? Nakita ko lang sa IG story ni Chami nung yung preview, di ba? Grabe nga ang topless ng mga macho, ang dami nila. I wonder kung anong relevance sa storyline nila, yung paghuhubad. Di yata karespe-respeto, and to think na nandun sa show na yan si Maine, ano? Disgusting. Di bagay, nakaka-degrade sa katauhan ni Maine. I pray na umalis na siya sa show or mawala na ang show ng tuluyan. Thanks, Mr. Pinas. And I agree with you, Mr. Hindi ko alam kung Mr. ba or Miss, ano, Red, no? Sa totoo lang po, ano, ito po yung sinasabi ng iba, no, na naiintindihan nila kung bakit yung time slot ng Daddy's Girl ay talagang pinagagabi. Diba sabi nila dapat pagkatapos ng magpakailanman, Daddy's Girl na, pero hindi po ito nangyayari. Kahit naman ako yung nag-manage ng time slot sa GMA, you know? Kahit ba nabili nila o kahit ba nagbabayad sila sa time slot na ito, kung ang content naman ay puro kabastusan at mapapanood ng mga kabataan, itong paghuhubad-hubad na ito sa Daddy's Girl, mas mamarapatin ko na ipagabi pa sila. Kung pwede ngang alas 12 na ng madaling araw para mapalabas sila, doon na lang ilalagay. Para, at least, bawas ang oras sa mga kabataan na makapanood ng mga ganong content. Diba? Kung gusto nila na maging maayos ang time slot nila, baka o kaya naman ilagay sila sa pang alas sa 8, ayusin yung content. Ayusin yung ipalalabas, hindi yung puro paghuhubad, 'di ba? Siguro nga dahil may ano to, no, may kinalaman syempre, hindi mawawala diyan yung writer, pati yung director ng Daddy's Girl. Ayun na natin pag-uusapan 'yan, pero ulitin ko lang, kung ayaw niyo ma-stress, huwag niyo nang panoorin. Ganun ka simple, 'di ba? Ngayon pag-usapan natin ng isang Alden Richards. Ngayong araw po ay hinahanap po siya. Ang dami nang hihingi na naman ng updates, ano, ito mga Alden fans. Alden, mag-post ka naman. Asan ka ba talaga ngayong araw na ito? Bakit ba ang tahi-tahimik mo? Hindi ka na naman namin makita. Napaka-hands-on mo nung nagkaroon ng event ng Myriad. Bakit ngayon bigla kang nawala, no? Kinabukasan, biglang boom, nawala si Alden. Nasaan ba talaga siya? Okay? Yan o yung nangyayari ngayon sa social media. Kung saan-saan po siya itinuturo. May mga nagsasabi na nag-Chinese New Year daw itong si Alden sa Hong Kong. May mga nagsasabi na ito naman si Alden Richards ay nagpapahinga dahil napagod nga raw sa event kahapon, ano? Well, kung nasan man si Alden Richards, please, ano? Please lang po. Sana naman, ano? I-respeto muna natin yung me time niya. Yung personal time na meron po siya. At ngayon, puntahan natin si Maine Mendoza. Kung saan, siya nga po ay pinalalabas, ano? Pinalalabas na si Maine Mendoza ay going to Hong Kong. 24 hours lang daw po siya doon sa Hong Kong para hindi malaman kung para saan, ano? Pero nandun po si King Cobra at saka po itong si Mother Frog. Yan yung sinasabi nila. Nandun daw po yung dalawang yon, okay? Kung saan sila mismo ang magbabalandra dito kay Maine Mendoza kasama raw po di umano si Panot. Okay? But ngayong araw, ano, nakita natin, sinasabi nila, ito yung pinagkakalap nila, hindi masabi ng kahit na sinong fans si Maine Mendoza kung ito ba ay recent or throwback. Okay? Na papunta raw po ng Hong Kong itong si Maine Mendoza. Yan yung sinasabi po nila. Okay? Pero makikita nyo po yan sa picture na yan, walang panot at walang panot. Okay? Dahil ngayong araw, siya po
ay kasama po ng ganyang pamilya at nagtayo ng panibagong parlor. Okay, yan po yun. At maibahagi ko lamang sa inyo. Pagkatapos nga po ng insidente sa Itbulaga ng pagkakabanggit nitong si Alan K. ng tungkol sa kasal-kasal na yan, ano, minarapat na magpa-picture nitong si Jenny F. No, kasama po ang mga cast ng Itbulaga. At talagang tumindig, ano, tumindig itong si Kuya Ryan kasama si Maine Mendoza na umayaw, tumanggi sa pagpapapicture dahil hindi nagustuhan ang mga binitawang salita nitong si Alan K. Okay? Ganyan ho ang nangyayari ngayon, ka-intense sa Itbulaga ngayon. Kaya nga sabi ni Alden Richards, babalik lang siya kapag okay-okay na ang lahat. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.